inyong Inday and welcome back to my YouTube channel. At kung bago kayo sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ng subscribe at ang maliit na kampana para updated kayo sa aking mga vlogay. So mga padangat, meron tayo ngayong topic for today. Paano ko ba pinaplancha yung tub ni Bossing? Yung tub yun yung damit ng mga Arabo. Yun yung traditional clothes ng mga Arab. Pakita ko sa inyo kung paano ko planchahin. Maraming mga galit, hate nila yung magplancha ng tub. Hate ko planchahin ang tub. Hate ko planchahin ang tub. Sobra. Hate ko planchahin ang tub. Kasi nga, napakahirap naman talagang planchahin yung tub. Tub, yun yung ano. Pakita ko sa inyo yung tub. Ito yung tub. So, yan. Yan yung damit ng Arabo. Siyang haba. So, kaya yan, kinakainis ang planchahin ng mga kadama dito sa Saudi. Kasi nga, ang haba niya, tsaka napaka-sensitive ng kulay, ng tela niya. Konting ano mo lang siya, gusot ka agad siya. Kaya dapat, maingat ka sa pagplancha sa kanya. At mahirap kung papaano yung technique. Kaya yun yung ituturo ko sa inyo kung papaano yung technique. At sobrang matagal nga, kung sa mga baguhan pa lang, sobrang matagal planchahin yung tub. Kasi nga sobra talaga siyang napaka-sensitive na damit. At hindi lang sa sensitive na damit, karamihan, mga baba or sa mga amo natin, pulido yung pagka-plancha niya. Kaya nga, sobra talagang step by step yung pag-plancha. Kaya ako, sa totoo lang, inaabot lang ako ng, dati inaabot ako ng kalahating oras, isang tub lang yon. Kalahating oras ang inaabot ko. Pero ngayon hindi na kasi master ko na siya. 7 years na ba naman ako na mamlancha ng tub. Papakita ko na lang sa inyo kung paano planchahin yung tub. Tip na rin to para sa mga baguhan dyan. Paano yung technique. Sana makatulong to sa inyo para mas mabilis kayong matapos sa pamamlancha ng tub. Kasi nga alam ko. So ayan mga padangat. So nandito tayo. Meron tayong sinag ng araw ngayon kasi nandito yung bintana ko. Hindi nyo na lang yung makikita. Para maliwanag na rin tayo. Ito yung first step ko. First step, ito. Dito. Itong part na to. This part. Sa may upper ng packet. Ito yung packet. Yan. Yan yung first step. Second step, yung sleeve. Ito na. Ito na yung unahin nyo. Ito na. Ang unahin nyo. Pagkatapos nyan, yan, dito, kabilaan. Kabila rin ito. Third step, ito. Ito yung third step. Makikita niyo yung sa my neck, sa likod, behind the neck. Ayan. Ito yung line niyan. Tanyo yan dyan. Ayan. Yan yung third step. Yung weight, ito yung weight ko ha. Weight ko. Kasi inaabot lang ako nito ng 9 to 10 minutes lang. Or minsan nga 8 to 10 minutes lang. Ito. Ayan. Yan yung third step. And then, pagkatapos niyan, gaganto niyo siya. Kasi, gaganto nyo na siya. Ang fourth step niya, yung back, yung likod. And then, gagantuhin nyo na lang siya. Yan, likod na siya ang anuhin nyo. Kasi, alam nyo kung bakit. Bakit ito? Sa, iisipin nyo, may line siya dyan. Pag pinansya nyo siya ng ganyan, ay line na nga siya dyan, may line. Pero, mawawala naman yung line. Pag pinansya nyo siya sa likod. Kasi, gagantuhin nyo na siya. Yan. Yung line ng sleeve. Yan, hawakan niyo siya diyan. Ito, hawakan niyo siya tapos idapa niyo siya yung ganyan. So, yan. Yan na. And then fifth step na ba 'to? Panlima na 'to. And then pagkatapos ng likod, pag pinaplancho niya siya ganyan siya, hindi siya pahaba, hindi siya yung pahabang ganito. Hindi muna. Una muna ganito. Half dito. Sa taas, bandang taas siya una para ma-flatten mo yung nagkaroon ng line, mawawala yun. Then pababa until sa kalahatian, sa kalahati. Hanggang dito. To. And then bago mo siya ipapahaba yung ganyan. Ganyan siya. And then sa kabila na. Sa up na ulit. Sa harap na. Ito yung pinaka-importante sa harap. Kailangan pulido. Kasi hinuhuli ko yung sa harap. Kasi ito yung nakikita. Ito yung nasa front. Kailangan nasa harap. Nasa pulido talaga siya.
Kaya ito yung ihuhuli nyo. So, magsisimula kapag nasa harap ka na dito ulit sa taas. Sa upper part siya. Simulan mo siya sa upper part. Then, ayan na siya. Ipa-flatten mo na siya. Ay, pa-flatten. Ihalo mo na siya. Ayan. Ito yung una sa harap. Ito yung unahin mo sa harap. Ayan. Yan na yung sa harap. Yan yung unahin mo. Pero katulad ng sa likod, ganun din yung pagplansya niya. Una mo rin yung sa taas hanggang kalahati. Nang kalahati siya, bago mo siya i-straight. Yan. Bago mo siya i-straight. Okay? Yun lang ang technique. Yun ang technique para pagplansya ng tog. Para mabilis, pulido rin, at saka mabilis yung... Hindi mauubos yung oras mo sa pagplantya ng isang tub. Hindi ka abutin ng kalahating oras. Kasi lahat talaga, yun ang nirereklamo kasi inaabot daw sila ng kalahating oras. Pero yung technique ko para hindi ako umabot ng ganung kahaba na oras. Kaya so, umpisahan na natin plantyahin yung kinaayawan ng lahat ng mga kadama dito sa Saudi Arabia. So, let's get it on! Let's start! So, simulan natin. First part. First step. Kailangan pag nagpa-plancha kayo, so, swatting lang. Ngayon sa kanya, kung nasalit siya, mag-sama. Second step na tayo, second step.
finished product. So inabot lang tayo dito ng 9 minutes. Probin ko 'yan. Inaabot lang ako dito ng 9 minutes para plantsahin yung tube kasi nga kuha ko na yung mga tamang paraan, mga technique para mabilis kong matapos yung isang tube. Natapos lang ako ng in 9 minutes natapos ko yung isang tube, pero kasi lahat ng mga inanod nirereklamo sa mga naririnig ko sa mga kapwa ko dito, kadama sa mga kapwa ko OFW or mga nagtatrabaho sa bahay. Yun nga, inaabot sila ng mahabang oras, inabot sila, sabi nila, inabot out sila ng 30 minutes din. Ito, sana mapanood nyo at sana makuha nyo yung technique ko para mas mabilis kayong matapos at may magawa pa kayo sa ibang oras na kinakain lang sa pagplansya ng soap. So, hanggang dyan na lang mga parangat. God bless you and ingat kayo mga parangat. Keep safe. Bye!